Hi guys, basta kayo dyan. Ito uli ako para magturo uli sa Adobe Illustrator naman. So, bali ito si Adobe Illustrator. Ang una po natin gagawin ay mag-create muna tayo ng new document po. So, ito na po si document. Letter size lang po yung gagamitin po natin. Tapos po, 72 ppi lang para hindi siya ganong mapikat. So, okay po natin. So, bali ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang paggamit ng Blend, yung Blend Tool po. So, ang una po natin gagawin ay mag-create muna po tayo ng i-blend po natin. So, mag-type po muna tayo ngayon. Control-Shift nyo lang ho. Control-A, Control-Shift. And then, press nyo si greater than. Kamukha ko nung naiturong ko sa inyo dati. Press nyo lang si control para mag padipat-dipat ho siya dun sa move tool. Pag press nyo yan, pupunta ho siya sa move tool. Magpapalit po yung pointer nyo. So, ang una ho natin gagawin ay hanap muna ho tayo ng magandang font. Gamitin nyo lang ho yung down arrow tsaka yung up arrow dun sa keyboard nyo para hindi nyo na ho i-select isa-isa. So, okay na ho to. Control nyo ulit para maging move tool. Punta ho tayo kay Type Tool. Gawin ho natin All Caps. Ayan. Ito si Swatches. So, papalitan ho muna natin ng unang color po na gagamitin po natin. So, hindi muna natin i-create outline o co-convert sa vector yung text tool ho natin. Pinuho muna natin ng ibang kulay. Ayan. Ngayon, pindutin ho natin si Alt. And then, click and drag nyo ho yan. Pindutin nyo lang ho si Shift. Kung gusto nyo ho na perfect horizontal o perfect vertical, yung pag-move nyo ho. Delete ho natin isa. And then, palitan naman ho natin to ng ibang kulay. So, control. So, Alt-Shift nyo lang ho. Tsaka nyo i-resize para mag-resize siya ng lahat ng sides ho. Ngayon po, i-select po natin lahat. Click and drag ho. Mag-blend po ito ng tools na magkakaroon po sila ng gradient ng kulay. So, object po tayo. And then, blend. Tsaka po natin pindutin itong si Make. Ayan. So, nag-blend na ho yung kulay ho natin from aqua to violet. So, piliin ho natin si Direction Tool. Kung makikita nyo ho, may nodes ho dito sa gitna ho. Yan ho yung path ng blend tool ho natin. So, kapag ginagalaw nyo ho yan, susunod ho yung first color ho na ginawa natin. So, habang nilalayuan nyo yan, kung makikita nyo, lalo lang nagkakaroon ng spacing dun sa bine-blend po natin. Diba? Ngayon, kung gusto naman ho natin palitan ng kulay itong po ng ginawa natin, pwede rin ho. Direct selection lang ho. So, na-select na ho. Ayan ho. So, palitan naman ho natin ng kulay. So, medyo mabagal po itong. Ayan.
gray naman, and then to violet. Ito naman ang sagot ay piliin natin. Palitan lang natin ang red. At itong isa sa una ho natin, palitan naman ho natin ang yellow. So, di ba ho, ayan. So, ayan ho ang unang gamit ho ng sub-blend tool. Ngayon, gagawa naman ho tayo ng other example. Type ho ulit tayo ng blend mode. Tayo ng ibang points. Mas maganda ko kasi itong blend tool kung makakapal yung mga point na ginagamit ko. Palitan na natin ang case. So dito naman no, i-convert naman ho natin si type po sa outline. Ang ginagawa natin, convert ho natin sa compound path. Ayan o, tsaka ho natin siya pipil. Ayan, duplicate naman ho natin. Palitan ho natin tong isa. And then, palitan ho natin tong pangalawang kulay ho. Ganun din ho gagawin ho natin. I-select lang ho lahat. Blend nyo ho, and then make ho. So, nag-blend ho ng sobrang dahil. So, paano ho gagawin ho natin dyan? Punta ho tayo kay option, and then blend option. So, dito ho, merong ho mga option ho dyan. Ito na ho yun, yung smooth color. Yung steps, kung ilang steps ho yung kailangan nyo. So, ito, 176 ho to. So, buwasan ho natin. Masyado marami ho. So ayun o, nagkaroon na ho ng spacing yung mga bawat text ho na nilalagay ho niyan. Ayun po. Diba? Dito naman ho sa distance, pwede rin ho kayong maglagay ho dyan. So habang dinadagdagan yung distance, kumukonti ho yung nakalagay ho ng mga dinuplicate niya na text. Ayan na. Kung gagawin ho natin 1/4, so 0.25, didikit ho sila. Kung lalagyan ho natin 1 inch, so mas nakikita ho natin yung mga text na nilalagay ho natin. So itong sa baba ho, meron hong align to page. So ito na ho yun. Itong align to path naman ho, yung gagawin ho natin. So ganito po yung ginagawa ho dyan. So, ang una ho natin gagawin ay magkikreate muna tayo ng isang icon. And then, pili ho tayo rito sa shape tool. So, ito ho. So, itong star ho, gagawin ho natin red. Ito naman yellow ay gagawin nating aqua ho. So, ang gagawin ho natin, gawa muna ho tayo ng ho. So ayan na, ang gagawin nyo ho, i-select nyo lang ho lahat. So yung si rectangle, si star, and yung path na ginawa natin, kung saan natin patutuloyin yung icon na ginawa natin. So object lang ho kayo, blend, and then make. Ayan na ho siya. So, yun ho yung gamit sa paggawa ng blend tool. Kung gusto niyo naman hong idagdagan nito o bawasan, pwede rin ho kayo kay object. Then, options. Pwede nyo hong steps. Pwede hong 50. So, nakita nyo, mas nababawasan yung recta, yung square niya o yung star habang sila yung nag-blend. So ngayon no, itong di ba ho, may path to dyan. Select nyo si direct selection. So kailangan ito lang node lang ho yung pipili nyo, o yung isang node lang, huwag yung lahat.
pwede nyo galawin ho yan. Susunod ho yung blend tool na ginawa nyo, or pwede nyo ho dagdagan ho yan. So, ayun no, kung meron naman ho gustong palitan na kulay, ganun din ho yung gagawin nyo. Seselect nyo lang ho yung isa na nilagyan nyo ng kulay o yung pinakauna ho. So dito sa object and then blend tool, pwede yung reverse spine o yung pinag palit nyo lang yung yellow yung star tsaka yung rectangle. Pwede rin yung parehas lang din. Then blend option, distance, blending 1. So ayan o, yan o yung paggamit ng blend tool sa Adobe Illustrator. So nasa sa inyo na lang yung kung paano nyo i-execute sa mga ginagawa nyong project yung paggamit ng blend tool. So ayan lang po muna. At kayo po ay bago lang sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para po sa mga kagaragdagang video. I-click niyo lang ho yung maliit ho na bell ho dyan para ma-notify ho kayo sa tuwing meron po akong bagong video na gagawin na tutorial po. Maraming salamat po.